Paano kung ang pamilya na pilit mong binubuo ay biglang nawala? Paano kung sa isang iglap ay bigla na lamang nawala ang pinakamamahal mong asawa sa iyong tabi? Magagawa mo ba ang lahat? Mapanatili lamang ito nakapiling siya? O handa kang magtiis hanggang siya ay bumalik sa iyo? Ang kwentong pag-ibig ay kadalasang nagtatapos sa isang happy ending. Ngunit para sa kanila, ang pagiging isang masayang pamilya ay agad na naputol dahil sa isang trahedya. Kumusta nang anak ko, Dok? Gagaling ba siya? Kumusta na siya? Pinipigilan ng ginang na maiyak habang kinakamusta ang anak sa doktor. Nanay, kalma lang po tayo. Sa ngayon ay stable naman ang kalagayan ng anak niya. Ngunit dahil na rin sa nangyari ay posible na magka-amnesia siya. Kaya naman hihintayin muna natin siyang magising bago tayong mag-e-examine ulit sa kalagayan niya. Sagot ng doktor. Tila ba'y nanghina ang buong katawan ng ginang sa narinig. Anak ko! Mangiyak-ngiyak na sambit nito. Agad namang umalalay dito ang isang lalaki na katabi nito. Sa kabilang banda naman ay nakatutok ang isang lalaki sa harap ng kanyang mesa. Napakarami pa niyang gagawin pero namimiss na niya ang asawa sa Pilipinas. Maya-maya ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Yes, come in. Sagot niya dito. Sir, good afternoon. Your mother is just outside and she wants to talk to you. Sambit ng sekretarya niya. What for? She just wants to visit her son, sir. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Saka tinanguan ang babae. Napasandal siya sa swivel chair bago napatitig sa picture frame nila ng asawa. Babe, miss na kita. Uwi na muna kaya ako sa Pilipinas. Sa isip-isip niya at bahagya pang napangiti, ini-imagine niya kung ano ang magiging reaksyon ng asawa kung sakaling surprisahin niya ito. Anak! Ma'am! Agad siyang napalingon sa kanyang ina na nasa pinto. Napaayos siya ng upo, saka naglakad papunta sa receiving sofa. What made you go here, ma'am? Sagot niya dito. What happened, ma'am? Dagdag pa niya nang makaupo sa sofa. We have a problem, iho. Sambit nito sa kanya. What do you mean? Kinakabahan na siya dahil seryoso at tila ba ay nag-aalala ang kanyang ina nang sabihin iyon. Caitlin was caught an accident. She's in the hospital now. Sambit ng ginang. Huh? Bakit? Hindi na nagawa pang magpaliwanag ng mahaba ng ginang dahil maski siya ay naluluha na sa sitwasyon ng mag-asawa. Sinabi niya lang din ang ilang importanteng bagay na ito. At hindi na nga pinalampas pa ni Joaquin ang ilang saglit ay nagtungo na agad sila palabas. Please, ready the private plane. Sambit niya sa babae. Natigilan ang sekretarya at nagulat ngunit dahil sa kaba na masigawan ng amo ay agad na lang din siyang tumalima. Walang inaksayang minuto si Joaquin at lumipad sila agad ng ina pabalik sa Pinas. Nakainang tawag na rin siya sa mga magulang ng asawa ngunit wala pa rin sagot ang mga ito. How's my wife? Where is she? Kinakabahang tanong niya sa mga kapatid niya na nag-aabang sa kanya sa labas. Kuya, where is she? May galit na sa boses nito. Nasa room 204. Takot na sagot ng isang lalaki na kaibigan nila. Hindi na hinintay pa ni Joaquin na matapos ito at tumakbo siya agad sa kwarto nito. Ngunit isang ganap ang hindi niya inaasahan. Hindi na siya nito naalala at tanging ang mga magulang lamang nito. Paano nangyari yun, Dok? We've been married for 3 years. I know it's not that long, but it's long enough for her to remember me. May halong inis at galit sa boses ni Joaquin nang sabihin iyon. Napayuko ang doktor. Yes, Mr. Perez. I understand, but after a thorough diagnosis, it seems like she have a systematized amnesia and we're still looking for the reason behind it.
Most of her memories was before she got married to you. May I know if she got traumatized when she's living with you? Tanong pa ng doktor. Huh? Are you kidding me? Of course not. Bakit ko naman sasaktan ng asawa ko? Never siyang na-trauma sa akin. Depensa niya sa kanyang sarili. Napatingin muli ang doktor sa hawak na papel. I see. Well then, we're not that finished through the diagnosis, so we can take it little by little. For now, we advise you to stay away from her. We don't want to shock her like earlier. Kagigising niya lang at kailangan niya ng time na makapag-adjust sa sarili. Sambit nito sa kanya. Hindi naman alam ni Joaquin kung ano ang gagawin. Nais niyang yakapin ng asawa. Masaya siya at ligtas ito ngunit hindi niya maiwasang malungkot dahil hindi siya makilala ng sariling asawa. Bro, nakaramdam siya ng kamay sa ibabaw ng kanyang balikat. It's going to be okay, bro. Don't worry, someday she'll eventually remember you. Nakangiting sambit ni Klain, ang kaibigan niya. Napalunok na lamang si Joaquin habang pinagmamasdan ang asawa. Makalipas ang ilang taon, ay para bang wala pa rin nagbabago kay Joaquin. Kung tutuusin, ay mas malaguna ang kumpanya niya ngayon at mas kilala na rin siya dahil sa dami ng negosyo. Yes, then may I know your name please? Tanong niya habang nag-i-interview. Saglit niyang tinignan ang resume ng babae, saka bahagyang napangiti. Hello sir, I'm Caitlin Perez, 27. I graduated as a business manager and I know I can contribute. How are you? Putol niya sa sinasabi nito. Excuse me sir? Napatingin si Joaquin dito at hinarap ang babaeng aplikante. I said, how are you? Ulit niya dito habang nakangiti. Good, I guess. Sagot nito sa kanya. Napalawak ang ngiti ng lalaki dahil dito. That's good to hear. Saad ng lalaki, saka ibinaba ang hawak na resume. So, tell me something about yourself. Something that I don't know. Nakangiting utos niya dito. Ha? Well, I can do managerial tasks and... I know that already. You won't be able to apply here if you don't know. Putol niya. I know how to do proposal. Yes, I know. Napakunot noo si Caitlin dahil halos lahat ata ng sasabihin niya ay alam nito. Why are you so nervous, Mrs. Caitlin? Tanong nito sa kanya. Ha? Sir, miss pa lang po ako, wala pa po akong asawa. Sagot niya dito. Mapapansin ang mapait na ngiti ng lalaki. Hindi mo sure. Mahinang sambit nito na ikinakunot noo ng babae. Po? No, nothing. Okay, you're hired. Para bang natigilan si Caitlin nang ganoon na lamang sumuko ang lalaki. Po? Seryoso kayo? Hired na ako? Hindi makapaniwalang sambit niya dito. Yes, welcome to our company, Mrs. Caitlin. I'm looking forward in meeting you in my office. Nakangiting sambit nito. Nakaramdam ng kakaibang tuwa ang babae. Dahil dito, hindi niya inaasahan na ganito magiging kadali ang buhay niya pagluwas dito sa Maynila. Hanggang sa makalabas si Caitlin sa opisina nito, ay hindi pa rin niya mapigilang mapangiti. At sa hindi maipiliwanag na pangyayari, ay magaan ang loob niya sa lalaki. Diyos ko, hulog ka ng langit, Sir Joaquin! Yay! Napakabait talaga ng may kapal! First day ko pa lang na maghanap ng trabaho, natanggap na agad ako! Tuwang-tuwa na sambit niya sa kanyang sarili habang patalon-talon pang naglalakad palabas ng building. Napangiti naman si Joaquin habang pinagmamasa nito na lumabas ng building nila. Sa katunayan ay pigil na pigil siya sa kanyang sarili na lapitan at yakapin ito. Kung hindi lang makakasama sa babae ang kanyang paglapit, ay baka hindi na siya nakapagpigil pa. Sir Joaquin, pinapatawag niyo raw po ako.
Mahinang sambit ng isa sa mga tauhan niya nang makapasok ito sa opisina niya. Yes, please assure me na ligtas makakauwi si Caitlin. Report it to me kung ano ang ginagawa niya every minute. Take a picture of her as well hanggang sa makarating sa bahay nila. Maliwanag ba? Utos niya dito. Napatango naman ito sa kanya. Maliwanag, sir! Sagot nito, saka agad na napatalikod. Hindi na siya nagtataka kung ganito umasta ang boss nila. Sa katunayan ay kakaunti lang ang nakakaalam sa sikretong ito ng kanilang CEO. Karamihan kasi sa mga tauhan nila ngayon ay bago na, kaya naman hindi rin nila alam na may asawa na si Joaquin. Agad na tumalima ang kanyang tauhan, saka nagpatuloy sa paglalakad. Habang si Joaquin naman ay bumalik sa kanyang upuan at napangiti nang makita ang picture frame nilang dalawa noon ng babae. I will wait, honey. I will wait until you remember me. Maramdami na sambit nito, saka marahan na hinaplos ang larawan. Sa kabilang banda naman, ay agad na nagtungo si Caitlin sa kanyang apartment. Pagpasok niya sa elevator, ay naabutan niyang isang lalaki na mukhang nabibigatan sa mga dalahin. Ay kuya, tulungan na kita. Sambit niya dito, saka agad na kinuha ang isa nitong dalahin. Ay nako, wag na. Sambit ng lalaki. Hindi, akin na yan kuya. Hindi mo kaya yan. Makulit niya pang tugon dito. Sa huli ay wala nang nagawa pa ang lalaki, kundi hayaan ito. Ilang sandali lamang ay natauhan silang dalawa nang huminto ang elevator sa magkaparehong floor. Nagkalingunan pa sila nang mapagtanto na magkapit bahay pala silang dalawa. Napakamot sa ulo ang lalaki. Nice to meet you, miss. Ikaw rin, kuya. Hindi mo naman sinabi sa akin na magkapit bahay pala tayo. Siya nga pala, Caitlin. Pakilala nito sa sarili, saka inabot sa lalaki ang kamay nito. Medyo nag-alangan pa ang lalaki na tanggapin ito at pinunasan muna iyon bago tinanggap. Arthur. Pakilala nito. Nice to meet you, Arthur. Bati nito sa kanya bago nagpaalam. Naiwan tuloy mag-isa ang lalaki sa labas. Habang pinapanood ito na papasok sa loob ng unit niya. Hindi niya maiwasang magtaka dahil dito. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na magiging close siya agad dito, gayong first time pa lang silang nagkita. At hindi nga doon nagtapos ang lahat dahil napaka-friendly ni Caitlin. Nagluto ito ng kaldereta at binigyan pa ang kapitbahay nito na si Arthur. Naku, nag-abala ka pa. Nahihiyang sambit ng lalaki, saka inabot ang ibinigay nito. Naku, hindi yan! Alam mo ba, first time ko lang dito sa Maynila noong nakaraang araw. Siyempre, dito agad ako sa apartment dahil hinanapan talaga ako ni nanay dito. Tapos kanina, nag-apply ako ng trabaho tapos ayun, nakapasa ako. Nakakatuwa lang na blessings agad ang bungad sa akin, kaya naman masaya ako na ibahagi sa iyo ito. Nakangiting sambit nito sa kanya. Medyo natigilan si Arthur, ngunit napangiti na lang din ito. Oo nga, mukha kang mabait talaga, Miss Caitlin. Sambit ng lalaki. Nako, maliit na bagay. O siya, sige, muna na ako ah, kakain na rin ako eh. Paalam nito, saka bumalik na sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang araw, ay mas naging malapit ang dalawa. Lalo pa at palagi rin silang nagkakaslubong sa elevator tuwing umaga, pagpasok sa trabaho at sa hapon tuwing uwian niya. Miss Caitlin, sabay tayo sa pag-uwi! Aya sa kanya ni Kendra, isa sa mga katrabaho niya. Ha? Huh? Sige ba, kaso dadaan pa ako ng convenience store para mamili ng lulutuin ko. Nakangiting sambit niya sa mga ito. Sakto namang napadaan ng boss nila na si Joaquin. Napangiti ito nang marinig ang sinabi ng babae. Oh, I see. Mukhang masarap ang luto mo, Caitlin. Singit nito sa usapan nila. Hello, Sir Joaquin! Kayo po pala. Agad na nagpulasan ang mga katrabaho ni Caitlin nang makita ang lalaki. Napangiti tuloy si Joaquin. No, it's okay. Please don't mind me. Sagot niya sa mga ito. Saka lumapit kay Caitlin.
Ah, hindi naman ganoon kagaling, Sir Joaquin. Tsaka, sakto lang ang lasa ng mga niluluto ko. Nakangiting sagot nito sa kanya. Napangisi tuloy ang lalaki at tila ba ay nagkaroon ng ideya na gawing oportunidad ang sitwasyon upang mas makasama ang babae. I doubt that, Caitlin. I bet you have a good taste. Good taste? Siguro, sir. Pero di ko talaga alam. I know you're a good cook. Would you like to cook for me? I want to hire a new chef in my house. That is if you are interested to apply. Nakangiting bulong ito sa kanya na nagpatigil kay Caitlin. Sir, seryoso po ba kayo? Mahinang sagot niya dito. Mababa ka sa tono ng pananalita niya ang pagkagulat. Yes, do I look like I'm joking? Tanong pa nito sa kanya. Pero sir, hindi naman po ako tapos ng culinary or HRM. Basic cooking lang talagang alam ko. Sagot niya dito. It doesn't matter. What I want is a chef who will take care of me. Just like you. Sambit pa nito. Nagtaka naman si Caitlin dahil sa ikinikilos nito. Take care of you? But... Nakakunot noo at gulat na tanong niya dito. Okay, fine. I know this is not a good idea. Well then, maybe you can cook for me once and I'll decide if you're in. Biglang seryosong saad nito. Nanibago naman si Caitlin sa bigla ang pagbabago ng ugali nito. Sure, sir. If I'm qualified, then I can do it for you. Mahinang sagot nito. Napangiti ng bahagya ang lalaki matapos noon. Hindi alam ni Caitlin kung bakit para bang may excitement at pagiging malumanay ang ngiting iyon ng lalaki bago ito tumalikod sa kanya. Nang makatalikod ito ay napahawak siya sa kanyang dibdib para bang bumilis ang tibok noon sa hindi malamang dahilan. Wait eh! OMG! Close ba kayo ni sir? Agad na usisa sa kanya ng mga kasama nang sumapit na ang lunch break nila. Ha? Hindi ah. Taga-deliver lang naman ako ng papers sa kanya at minsan utusan ng sekretary niya. Sagot niya sa mga ito. Bakit pansin namin na mataling makatingin sa'yo si sir? Pang-i-etchos pa ng isa niyang kasama. Oo nga ate, minsan nakikita ko si sir na nakatingin sa'yo. Hindi ko alam kung tulala lang ba o talagang nakatitig sa'yo eh. Minsan nga, maglalakad na papunta sa'yo pero bigla na lang tatalikod. Ewan ko ba doon? May pagka-weirdo din si Sir Minsan eh. Dagdag pa ng isa. Sinunsulan pa ito ng isa niyang kasama. Habang si Caitlin naman ay bagyang napatulala sa hawak na pagkain. I'm not sure. I mean, hindi naman ako ganoon ka-close kay Sir eh. Sagot niya sa mga ito. Talaga? Ano pa lang na pag-usapan niyo kanina? Tanong pa nito sa kanya. Ha? Kanina? Well, he wants me to be his cook. Simpleng sagot niya dito. Cook? Wow! Nakapagtapos ka rin ba ng culinary, Caitlin? Hindi makapaniwalang tanong ng kasama sa kanya. Ha? Hindi ah. Nagluluto ako pero hindi ako professional pagdating doon. Agad na sagot niya dito. Bakit ikaw ang tinanong niya? Takang tanong pa ng mga ito. Halos mapatili naman ang isa dahil sa realization nito. Duh! Isn't it obvious? He's interested in you, girl! I knew it! May gusto yung sister sa'yo. Kinikilig naman na sambit nito sa kanya. Gaga ka? Mamaya may makarinig sa atin eh. Agad na saway nito sa kanya. Hindi naman alam ni Caitlin ang dapat i-react sa sinabi ng mga ito. Pilit na lamang siyang napangiti, saka nagpatuloy sa ginagawa. Si Sir Joaquin, may gusto sa akin? Imposible. Sa isip-isip niya. Noong unang araw pa lang nang makita niya ito, ay napansin na niya ang maganda nitong mukha. Malaki din ang katawan nito na parabang masarap sa pakiramdam kapag niyakap nito. Malakas din ang apil nito, kaya naman hindi na nakakapagtaka kung maraming babae ang nabibighani dito. Kaya naman, bakit siya pa?
Sa kabilang banda naman, ay napatungo si Joaquin sa kanyang mesa. Fuck! I almost did it! Shit! I can't wait like this, hon. Please come back to me. Mahinang sambit niya. Kapansin-pansin ang pumula ng pising nito at tainga na animoy nagpipigil ng kilig. Mapapansin din sa mga mata nito ang lungkot habang nakayuko. Shit, I almost kissed her earlier. Fuck, what am I thinking? I even asked her to be my chef. What's wrong with me? Inis sa sambit niya sa kanyang sarili. Iho, don't be so hard to yourself. I get why you feel like that. Rinig niyang sambit ng kanyang ina na nakaupo sa sofa. Napatingin siya dito, hindi alintanaan, namumula niyang tainga. But mom, I might trigger her memories if I keep doing this. Shit, I just can't control myself. I want to kiss her, hug her. Fuck, I'm so messed up. Halo-halo ng mga salita ang sinabi ni Joaquin matapos iyon. Napailing na lang tuloy ang nanay nito na makita ang reaksyon ng anak. Sa katunayan, ay hindi na bago ang makita nila ang ganitong reaksyon ng anak. Sa katunayan ay seryoso sa buhay si Joaquin noon, ngunit nagbago ang lahat nang makilala si Caitlin. Kaya naman, naiintindihan nila ito dahil ang asawa naman talaga ang dahilan kung bakit nagbago ang lalaki. Anak, what's so wrong about missing her? You know what? Make this an opportunity to be with her. Just be careful dahil wala pa siyang naalala sa'yo ngayon. But eventually, I'm sure she will remember you, anak. Just be patient. It will take time. Pagpapakalma niya rito. Naupo muli si Joaquin sa upuan nito. I know, mom. You're right. It's just... Sambit nito sa kamuling napayuko sa mesa. Napatawa ng bahagya ang ina nang makita ang anak para itong isang teenager na kinikilig habang iniisip ang crush niya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang seryoso at istriktong boss ng lahat ay isa palang secret admirer at husband ng isa nitong empleyado na si Caitlin? Well, maliban sa kanila ay ang magulang lang ng babae ang nakakaalam tungkol dito. Napagkasunduan kasi nila na dahan-dahanin ang lahat upang maalala siya ng babae. Naiintindihan din naman iyon ni Joaquin, kaya naman kahit na ilang taon na ang nakakalipas, ay handa pa rin siyang magtiis at maghintay na tuluyan na siya nitong maalala. Come in. Sambit ni Joaquin nang marinig ang katok mula sa labas. Good evening, sir. Wow, ang laki ng bahay niyo. Mula doon pa lang sa gate, alam ko nang hindi ordinaryong bahay to eh. Para ng mansyon. Hindi makapaniwalang sambit ni Caitlin. Napangiti si Joaquin nang makita ang simpleng damit na suot ng babae. It's good to see you again here, Caitlin. Nakangiting bati niya dito. Ha? Again? Pero first time ko lang dito, sir. Takang tanong nito sa kanya. Ngunit tanging ngiti lamang ang isinukli ng lalaki bago siya nito iginiya papunta sa kusina. Napakunot na utuloy si Caitlin dahil dito. Ito talaga si sir? Weirdo talaga siya. Palagi na lang siyang ganyan. Kala mo matagal na kami magkakalala. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay. Sa isip-isip niya bago sumunod sa lalaki. Nang makapunta sila sa kusina ay napansin agad ni Caitlin ang napakalinis na kitchen. Agad nang umiti ang babae dahil dito. Tila ba ay naging komportable agad siya at napatakbo papunta sa sink. Napaupo naman si Joaquin sa stool habang nakapangalumbaba na pinagmamasdan ang babae para itong bata na tinitignan ang bawat sulok ng kusina. Grabe! Ang ganda naman ng mga gamit niyo, sir! Nakakabilib! Tapos yung kutsilyo! Sambit niya, saka kinuha ang kutsilyo. Itinutok pa iyon ng babae kay Joaquin, dahilan upang kabahan ang lalaki. Wait, be careful with that. Sambit niya dito. Bahagyang natawa si Caitlin na animoy natutuwa sa reaksyon niya. Pinagmasdan na lamang ng babae ang talim nito
bago muling ibinalik sa lagayan. Tila ba ay lumuwag ang dibdib ni Joaquin nang bitawan na ng babae ang kutsilyo. Napangisi siya bago napaayos ng upo sa stool. So, what will you cook for me tonight? Tanong ng lalaki dito. Napamaang ang babae na humarap sa kanya. Huh? Well, ano po ba ang gusto niyo, sir? Kaldereta? Afritada? Adobo? Tinola? Or gusto niyo ba ng gulay? O kaya naman, mag-grilled fish tayo. Kayo po, ano bang gusto niyo? Balik na tanong nito sa kanya. Napangalumbaba ang lalaki bago napangiti sa kanya. Cook me the fish you're most confident of. Nakangiting sagot niya sa babae. Saglit namang natigilan si Caitlin, ngunit sa huli ay hindi siya nagpabagal-bagal pa at agad na nagtungo sa ref upang tumingin sa ingredients. Habang pinapanood ang asawa, ay hindi maiwasang mapangiti ni Joaquin. Habang pinagmamasdan nito ay hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan nila. Para bang kahapon lang noong araw nila bilang mag-asawa ay ipinagluto rin siya ni Caitlin. Hinding-hindi niya ito makakalimutan dahil ito ang pinakamasayang araw na kasama ang babae. Makalipas pang ilang saglit ay napansin ni Caitlin ang pagtingin ng lalaki sa kanya. Napakunot ang noo niya saka bahagyang napapunas ng pawis. Shit, pinagmamasdan niya ako. Ini-examine niya ba kung paano ako magluto? Hindi naman siguro ako matatanggal sa trabaho kapag pangit ang luto ko, no? Ang init naman kasi. Nakabukas bang aircon? Tanong ni Caitlin sa kanyang sarili, saka bahagyang inikot ang paningin. Bahagya niyang pinunasan ang pawis gamit ang likuran ng palad niya. Ano ba naman to? Palpak! I even forgot to use hairband. Nagkakagulo tuloy yung buhok ko. Sa isip-isip niya, habang pasimpleng inaayos at nilalagay sa likuran ang buhok niya. Ngunit, nagulat na lamang siya nang biglang maramdaman ng lalaki sa kanyang likuran. Sir, keep cooking. I'll just help you with your hair. Nakangiting sambit nito. Oh? Gulat na tanong niya dito. Ngunit, hindi na niya nagawa pang makapagreklamo nang ipatalikod na siya ng lalaki. Napangiti naman si Joaquin habang pinupuyod ang buhok ng asawa. Para bang pakiramdam niya ay nagbalik na ang dati niyang asawa. Madalas na rin itong gawin noon kay Caitlin sa tuwing nagluluto ito ng dinner nila. Palagi niya rin itong pinupuyodan. Ang pinagkaiba nga lang ay nagagalit pa dati si Caitlin sa tuwing tinatagalan niya ang pagpuyod. Ngunit ngayon ay nanatili lamang na tahimik ang babae. Mula sa pwesto niya, ay kitang-kita niya ang makinis na batok ng babae. Madalas nga rin itong amuyin noon at halikan sa tuwing nagluluto ito. Fuck, I'm losing my control. Shit, I really want to kiss her neck right now. Sa isip-isip ni Joaquin habang pinipigilan ang kanyang sarili. Marahan niyang hinahaplos ang buhok nito bago tinalian ng ponytail na natili pa rin siyang nasa likuran ng babae. At hawak ang buhok nito. Kahit na tapos na niya itong talian, mas lalo rin siyang lumapit sa babae na kulang na lang ay yumakap siya sa likuran nito. Sir? Tapos na po ba kayo? Kinakabahang tanong ni Caitlin sa kanya. Saka lamang natauhan si Joaquin nang marinig ang boses nito. Oh, I'm sorry. Tila ba'y natauhan na sambit niya? Saka lumayo dito. Nanatili siya sa tabi ng babae at kumuha ng tubig. Sumandal ang lalaki sa counter habang nanatiling nakatingin at nanonood sa ginagawa niya. Sir, gusto niyo po bang tikman? Kanina pa po kasi kayo nakatingin eh. Medyo natatawa na sambit ni Caitlin dito. It tastes good. Sagot nito habang nanatiling nakatingin sa kanyang mga mata. Po? Pero hindi niyo pa po natitikman? Nagtatakang sambit ni Caitlin. Yeah, but I know it tastes good. Nakangiting saad ng lalaki. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Caitlin at napalitan ng pagguso. Nagulat si Joaquin dahil dito
at atma na sanang magsasalita nang bigla siyang itulak ng babae patalikod. Alam mo sir, kung ayaw palang tikman na niluto ko, pwede ka namang maupo na dito kaysa naman sa nandito ka sa gilid ko. Sambit ng babae habang nakahawak ito sa likuran niya at itinutulak papunta sa mesa. Nagulat na lamang si Joaquin nang mamalayan na lamang niya ang sarili na nakaupo sa puan kaharap ang mesa. Here, for now, tubig ko muna sir. Your food will be served in a while. Just wait and enjoy your meal later. Nakangiting sambit ng babae, saka muling bumalik sa kitchen. Lihim namang napangiti si Joaquin. You're still not changing a bit, Caitlin. You might not remember me, but you always do this to me. Napangiti siya nang maalala na ganitong-ganitong eksena nilang magkasawa noon, lalo na tuwing umaga. Palagi kasi siyang dumediretso sa asawa tuwing nagigiting at agad na yumayakap dito kahit na nagluluto pa ito. Kaya ang ending ay paggalit sa kanyang asawa at itataboy para pukupuin sa mesa. Natawa siya dahil sa alaalang iyon. Ilang saglit lamang ay dumating na si Caitlin. Dala ang mga niluto nito. Here comes your order, Sir Joaquin. Nakangiti sambit nito, saka sinerve sa kanya ang niluto nitong pasta. So, medyo kinakabahan na tanong ni Caitlin habang pinapanood ang reaksyon nito na kinakain ang niluto niya. Nilasap-lasap muna ni Joaquin ang kinakain bago humarap sa babae. Tell me you're a good chef without telling me you're a good chef. Usal nito habang nakatingin sa kanya. Oh? Naguguluhan naman ang tanong ni Caitlin dito. This is perfect, Caitlin. Come eat this with me. I don't want you to just look at me like that. Eat. Utos nito sa kanya. Pero, come on, eat this with me and tell me if masarap o hindi. Utol ng lalaki sa kanya. Medyo alanganin pa siya noong una. Ngunit sa uli ay, umayag na rin siya na umupo sa katapat na upuan. Napangiti naman ang lalaki at pinagmasdan ito. Para bang sa simpleng pagtingin niya sa babae, ay buo na ang araw niya. Shit, I can do this all day. Sa isip-isip niya. So, how is it? Balik na tanong ni Joaquin sa kanya nang makatikim siya ng niluto niya. Oh wait, it tastes good. Pero parang may kulang. Maybe it's the salt? Napatawa ng bahagya si Joaquin dahil sa sinabi nito. Nagtataka naman si Caitlin dahil dito. Bakit sir? Takang sambit niya dito. I knew you would say that. Natatawa ang sambit niya dito. Ha? Huh? Ibig sabihin na ito toong matabang ang luto ko? Eh bakit sabi mo okay na? Nanliliit ang mga matang sambit niya dito. Napailing ang lalaki. Sa katunayan ay alam niya na maalap talaga ang panlasa ng babae. Kaya naman kinuha na niya ang asin sa kamay ng babae. At siya na mismo ang naglagay nito sa plato ng babae. It's not good kung madami kang asin sa pagkain. Gusto mo bang magkaroon ng sakit sa bato? Here, that should do it. Sambit ni Joaquin sa kahinalo ang pagkain ni Caitlin. Napatingin naman ng babae dito, saka tinikman iyon. Nanlaki ang mga mata ng babae dahil hindi niya inaasahan iyon. Wow! Oo nga! Ang sarap! Tama ng lasa niya! Tuwang-tuwa na sambit ng babae. Napangiti ang lalaki. Sa katunayan ay siya rin ang nagtitimpla sa mga pagkain ng babaeng noon at sinisigurado na hindi ito sa sobra sa asin dahil sa maalat na taste bud nito. Nagpatuloy na lamang silang kumain hanggang sa magsalita ang lalaki. So, how are you right now, Caitlin? You're still new in my company, but how are you so far? Tanong ng lalaki sa kanya. Agad na napaayos ang babae. Actually sir, please drop the sir, for now. Utos nito sa kanya. Excuse me? Just this once, can you do that? I want us to talk like casually. Besides, we're not inside my office. Sagot ng lalaki sa kanya. Nag-aalingan man ay napatango na lamang si Caitlin.
Well, so far so good naman. Medyo maraming gawain at nakaka-drain minsan. But I should expect this in a corporate world, so I don't want to. Should I put you in different department? Baka pinapahirapan ka sa dep niyo. Mapapansin ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Po? No po. I can do it naman po. It's just that there are times na nakakapagod. But I can do it. I don't want to have a special treatment. Magalang na pagtanggi niya sa offer ng lalaki. I see. Well, how about the people? Mabait mo mga nakakausap mo sa office niyo? If they're not, I can assure na mawala agad sila bukas sa trabaho. Pahina ng pahina na sambit ng lalaki. Ha? Hindi alam ni Caitlin kung namamali lang ba siya ng rinig o sadyang protective ang lalaki sa kanya. Mababait naman ang mga empleyado mo, Sir Joaquin. I mean, Joaquin, tinuturuan din nila ako kapag may mga di ko alam. Kaya alam kong hindi nila deserve na matanggal sa trabaho. Nakangiting sagot niya dito. Good. Sagot ni Joaquin, saka napatango. As they should be. Dagdag pa nito. Awkward na lang tuloy na napangiti ang babae. How about your personal life? Tell me you don't have a boyfriend, right? Sambit ng lalaki, naanimoy sinisigurado na rin na wala itong nobyo. Napangiti naman si Caitlin. Naku sir, paano niyo nalaman na wala ako nun? Simula kasi na magkasakit ako, di na ako nakakalabas-labas ng bahay. Kaya ayun, wala rin akong time sa mga ganyan. Lihim na napangiti si Joaquin dahil sa sagot ng asawa. As you should be, kahit na nawalan ka ng alaala, we're still married sa paningin ng Diyos at ng batas. You can't take anyone aside from me. Sa isip-isip ni Joaquin, nang muling magsalita ang babae. Kayo po, Sir Joaquin. If it's okay. Nahihiyang sambit ni Caitlin. Nah, I already found mine. Simpleng sagot niya dito. Nanlaki naman ang mga mata ng babae dahil dito. I see. The thing is, she doesn't even know that we had a thing. So yeah, it's complicated. But I'm willing to wait for her. Tagos sa puso na sambit ng lalaki sa kanya. Napangiti naman si Caitlin dahil dito, lalo na nang magtagpo ang paningin nilang dalawa at napangiti ito sa kanya. Naramdaman agad ni Caitlin ang mabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Naku sir, huwag ka ganyan ngumiti, baka ma-follow ko sa inyo dahil sa... Hindi na natapos pa ni Caitlin ang sasabihin at agad siyang napatakip ng bibig. Shit, did he just blurted it out in front of Joaquin of all people? Hindi makapaniwalang, tanong niya sa sarili. I'm sorry. I just need to go to the comfort room. Sambit niya at agad na nagmamadaling umalis sa sala. Para bang gusto na lang niyang maglaho na parang bula ng mga oras na iyon. Hindi siya makapaniwala na nasabi niya iyon sa harapan ng lalaki. Sa kabilang banda naman, ay napatakip ng bibig si Joaquin. Pilit niyang tinatago ang ngiti sa labi. Ngunit sadyang natutuwa siya dahil sa narinig. Shit, she's so cute. Sa isip-isip ng lalaki, bago napangiti muli. Makalipas ang ilang sandali, ay saka lamang bumalik si Caitlin. Ayaw namang maging awkward ang atmosphere nilang dalawa ng babae. Kaya siya na rin mismo ang nagbago sa kanilang topic. Nang natapos sa silang kumain, ay agad na rin niya itong inihatid sa harap ng apartment niya. Ay salamat po talaga Sir Joaquin. Hindi ko po alam na alam niyo po pala kung saan ang apartment ko. Gayong first time ko lang po kayo sinama dito. Sambit ni Caitlin, saka napangiti. Napaiwas naman ang tingin ang lalaki. Hindi naman niya maaaring sabihin na pinapasundan niya ang babae. Kaya alam niya ang apartment at naging ang mga kapitbahay nito ay may record din siya. Well, hindi ba't nasa resume mo yun? Palusot niya dito, napakunot na upa ang babae, ngunit sa halip na magtanong pa, ay napakibit balikat na lamang siya. Yes po, anyways, maraming salamat Sir Joaquin. Pasasalamat na lamang niya dito. Napangiti ang lalaki, saka inilagay ang dalawang kamay sa magkabilang pulsa.
You're always welcome, Caitlin. Nakangiting sambit niya dito bago tumalikod ang babae. Pinigmasdan niya pa ito hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Napatingin pa siya sa itaas ng apartment bago bumalik sa kanyang kotse. Kailangan ko pang habaan ang pasensya ko. I already miss her but I need to do this for her. Sambit niya sa isipan habang nakayuko sa manibela. Kinabukasan ay halos alas 5 na nakauwi si Caitlin sa apartment niya. Natigilan siya nang maabutan niyang isang babae na nasa harapan ng apartment niya. Ma? Mama? Hindi makapaniwalang sambit niya na makita ang nanay na nag-aabang sa kanya. Agad naman itong napangiti sa kanya, saka sinalubong ng yakap. Caitlin! Diyos ko, namiss kita anak! Tuwang-tuwa na sambit ng ina. Hindi naman maiwasang mapatalon ng babae bago yumakap dito. Mama! Wow, namiss ko rin po kayo! Bakit di ba lang kayo nagsabi na dadalaw po pala kayo dito ngayon? Nakangusong tanong niya sa ina. Ay nako, itong tatay mo kasi biglaan akong inaya. Nagulat na lang ako, nasuto siya ng damit at hinihila na ako sa motor niya. Natatawang sambit ng ina. Napatingin siya sa ama na nakangiti rin sa kanya. Niyakap niya ito at napapikit. Papa! Anak, kumusta ka na? Namiss ka ng mama mo, kaya inaya ko na lang siyang pumunta dito. Natawa na lang siya dahil parang mga bata ang mga magulang niya habang nag-aaway ang mga ito na parang bata. Oh siya, Pama. Pasok na po tayo sa loob. Hindi naman po siguro kayo matutulog dito sa labas ng unit ko, diba? Biro niya pa sa mga ito at natawa. Nang makapasok sila, ay agad na dumiretso ang ama niya sa kusina habang ang ina naman niya ay sa kwarto niya. Hi! Iyan ang sinasabi ko sa'yo, iha. Tingnan mo tong anak mo. Kung saan sinusok-sok ang mga damit. Diyos ko, hindi ka na bata, anak. Mag-ayos ka namang gamit mo, aba. Suway sa kanya ng ina. Nahihiya namang tumulong si Caitlin sa pag-aayos. Hindi naman talaga makalat sa kwarto niya. Tadyang maarte at palalinis lang ang ina niya. Kaya naman marami itong napupuna sa kwarto niya. Habang ang ama naman niya ay abala sa pagluluto ng pagkain. Pa, anong niluluto mo? Tanong niya dito. Humarap naman ang ama niya, saka mahigpit siyang niyakap. Siyempre, yung pinakapaborito ng anak ko ang lulutuin ko, di ba, han? Nakangisi pa nitong sambit bago humarap sa asawa. Napairap naman ang nanay niya, kaya naman lumapit dito ang papa niya. Eh bakit ka naman nagtatampo ang asawa ko na yan? Padlalambing nito sa asawa habang pilit na niyayakap. Umiwas naman ang nanay niya at pilit na lumalayo. Tigilan mo nga po, Ricardo. Magluto ka doon kung gusto mo. Natawa na lang si Caitlin nang makita na hindi pa rin nagbabago ang mga magulang niya. Sweet talaga ang mga ito at mahilig sa bebe time katulad nito. Makalipas ng ilang saglit ay tinawag na siya ng ama. Ay anak, wala kang drinks dito sa ref mo? Saglit na natigilan si Caitlin sa pagpindot ng cellphone. Ah yes po pa, di kasi ako nakapag-grocery pa eh. Ayun ako, pwede ka bang bumili ngayon? Gusto ko sana na may panulak din tayo dito sa niluluto ko. Utos ng ama sa kanya. Ay sige po pa. Agad niyang sinuot ang black jacket niya at nagtungo na palabas ng silid. Nagtungo na lang siya sa pinakamalapit na grocery store at doon namili. Isang Royal at dalawang Coca-Cola lang ang binili niya para sa kanilang tatlo. Palabas na sana siya ng lugar nang mapansin ang isang lalaki na nasa gawing kanan niya. Uy! Ang tour! Bati niya dito. Agad namang humarap ang lalaki at mapapansin ang tuwa sa ekspresyon nito. Caitlin, ikaw pala yan. Kumusta ka rin? Bati rin ang lalaki. Ayun, ito ayos lang. Mukhang lumalaki pa ang katawan mo ah. Kaswal na papuri ng babae sa kanya. Ngunit, kabaliktaran nito ay bahagyang natingilan si Arthur. Alam niya sa sarili na tunay ang papuri na ito ng babae
at hindi niya inaasahan na mapapansin ito ni Caitlin. Salamat. Nahihiyang sagot niya. May pinapormahan ka ngayon ano? Naks naman? Dagdag pa ng dalaga. Sa katunayan, ay halos araw-araw sila nagkita ni Caitlin dahil magkatabi lang ang kwarto nila at napakasaya niya dahil open din ang babae sa kanya. To the point na hindi na niya naiiwasan ang sarili na humanga sa dalaga. Nga pala Caitlin, pauwi ka na ba? Sabay na tayo, magkatabi naman apartment natin eh. So is true ni Arthur. Oh sure, no problem, tara na. Sagot naman ni Caitlin sa kanya. Habang naglalakad, ay napapalingon si Arthur sa dalaga. Hindi niya alam na ganito pala kaganda ang babae na personal. Di pwede to, Arthur. Sambit niya sa kanyang sarili, saka namumula ang tainga na nag-iwas ng tingin sa babae. Dala ang mga pinamili ni Caitlin na mga soft drinks, ay sabay siya lang ng lakad ni Arthur pabalik ng apartment. Napatingin si Arthur kay Caitlin na nauuna na sa paglalakad. Mahahalata na lumabas lang ito upang bumili kahit na nakasuot na ito ng pajama. Nakasando lang din ito na nalagyan ng jacket sa ibabaw. Saan ka pala galing, Arthur? Tanong ni Caitlin sa kanya habang naglalakad sila. Bumili lang din ako eh. Wait, here. Sambit ni Arthur, saka ibinigay sa kanyang itong ice cream. Uy, thank you. Tuwang-tuwa na sambit ni Caitlin sa lalaki, saka agad na binuksan ito. Saglit silang tumigil sa paglalakad para mabuksan ang cone. Saka sabay na kinain ito ng dalawa. Hindi maiwasang matuwa ni Arthur habang pinagmamasten ang babae. Walang duda kung bakit ganoon na lamang ito kaimportante sa lalaking iyon. Kaya pala baliw na baliw ang lalaking iyon dito kay Caitlin dahil para bang napakasarap nitong mahalin. Arthur! Siguro kung nauli niya nakilala si Caitlin, marahil ay nakakuha siya ng tiyempo at naligawan nito. Arthur! Alam niyang mali pero alam niya sa sarili na may nararamdaman siya para sa babaeng iyon. Arthur! Agad na siyang nagising sa realidad nang malakas siyang tawagin ng babae at bahagya pang inalog. Yeah? Tanong niya dito. Ayos ka nang ba? Nagaan lang tanong nito sa kanya. Kasalukuyang nasa harapan niya ang babae at nakatingala sa kanya. Hawak pa rin itong ice cream. May kaunting ice cream din ang naiwan sa tungki ng ilong niya na ikinigiti niya. Napakunot noo si Caitlin nang mapansing dahan-dahang inilapit ni Arthur ang kamay nito sa ilong niya. Masyado kang makalat kumain. Natatawang sambit ng lalaki, saka tinanggal ang naiwan na ice cream doon. Maging si Caitlin ay natigilan dahil hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng lalaki. Agad silang napatingin sa likuran nila nang marinig iyon. Kat? J? Gulat na sambit ni Caitlin nang makita ang mga kaopisina na nakatayo sa tabi nila. Hindi ba kami nakakaabala? Nakangising tanong ni Kat sa kanya. Ha? Mahahalata ang panunokso ng dalawa sa kanya. Ikaw ah, di mo sinasabi? You're dating a six-footer pala? Nakangising bulong ni Kat sa kanya. Ha? Hindi ah, kapit-bahay. Hello, ako nga pala si Kat. By the way, bagay kayo? Putol na sabi ni Kat sa sasabihin ni Caitlin. Napalunok naman si Arthur dahil dito at kinakabahan na napangiti. Salamat. Sambit niya, saka napakamot sa batok. Napaiwas pa ng tingin si Arthur na animoy nahihiya habang ang dalawa naman ay napahagik-hik dahil sa reaksyon nito. Hindi nga ganun yun. Wait lang Arthur ah. Paalam ni Caitlin, saka itunulog ang dalawang kaopisina palayo. Ano ba kayo? Tapit bahay ko lang yun si Arthur. Tsaka... Napairap sa hangin ang dalawa at walang balak na makinig sa kanya. Nasa chapter 3 ka na ng istorya, ayaw mo pang i-acknowledge
na dyan mag-uumpis ang love story niya sa simpleng pagiging magkapitbahay. Nagtawanan na lamang ang dalawa pagkatapos noon. Natampal naman ni Caitlin ang noo dahil sa mga ito. Ilang saglit lang naman ay umalis na rin ang dalawa kaya nagpatuloy na sina Caitlin pa uwi. Pasensya ka na pala sa mga yun ha. Akala nila may namamagitan sa atin. Nahihiyang paumanhin niya dito. Hindi, ayos lang. Sagot naman ng lalaki. Hanggang sa makarating sila sa floor nila, ay nagulat si Caitlin nang maabutan ang ama. Napakunot ang noon nito nang makitang may kasama siyang lalaki. Ay pa, sorry po natagalan. Sambit niya dito, ngunit na kay Arthur ang paningin nito. Ay siya nga pala pa, si Arthur po pala, kapitbahay ko po siya. Pakilala niya dito, agad namang nakipagkamay si Arthur sa lalaki. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Kumain ka na ba, iho? Nagluto kami, kung gusto mo. Sambit ng ama niya dito. Hindi naman nakatanggi ang lalaki, kaya sumama na rin siya. Hindi naman maiwasang magtaka ni Caitlin dahil sa kakaibang pakikitungo ng mga magulang niya kay Arthur. As far as she can remember, itong unang beses na may pinakilala siyang lalaki sa kanila. Kaya naman inaasahan niya na mag-i-hysterical ang ama. Ngunit sa halip, ay para bang normal lang ito sa kanila. At ang mas nakakapagtaka ay dahil maging ang nanay niya ay tila ba'y inoobserbahan ang galaw nito. Ah, so matagal na kayo ng anak ko? Tanong ng ama niya dito. Po? Naguguluhan naman na tanong ni Arthur. Pa, wala pong kami. Paliwanag niya. Ah, mabuti naman. Sa ngayon kasi hindi pa talaga handa itong anak namin sa relasyon at... Papa! Saway ng nanay niya sa kanyang ama. Naging awkward tuloy ang paligid dahil sa sinabi ng kanyang ama. Napayuko naman si Arthur dahil dito. Naiintindihan niya at alam din niya na kahit na ipirit niya ay talagang hinding-hindi magkakatotoo na magkakaroon sila ng relasyon ni Caitlin. Pasensya ka na kay Mama. Hindi na natapos ni Caitlin ang sasabihin nang putulin ito ni Arthur. It's okay, Caitlin. By the way, I need to go now. See you tomorrow. Good night, Caitlin. Paalam na nito sa kanya. Pilit na lamang na napangiti si Caitlin sa kanya. Kinabukasan ay pinatakti naman si Caitlin ng kaliwat kanan na kwentuhan tungkol sa nangyari kagabi. Hoy, true ba? May jowa ka daw na 6-footer siya. Ang hati nga daw eh. Ito sir ang tanong ng isa niyang katrabaho. Ha? Huh? Hindi nga, kapitbahay. Kapitbahay with benefits! Charing! Sunod-sunod na tawanan ang narinig niya pagkatapos. Napanguntong hininga na lang tuloy siya nang biglang matahimik ang lahat. Napakunot siya nang noon nang mapansin na paseryoso ang mga kasama. Napatingin siya sa likuran at nakita doon si Joaquin na seryosong nakatingin sa kanya. Wanji, nagsiselos ba siya? Uy, bumalik ka na sa trabaho? Wanji, nasa drama ba tayo? Naglakad palapit ang lalaki sa kanya at kinuha ang folder na nasa tabi ni Caitlin. Go back to work, people. Break time's over. Seryosong sambit ni Joaquin sa kanila. Bahagyang lumapit ang lalaki sa kanya at bumunong. I will drive you home later, Caitlin. You will cook again for me. Sambit ng lalaki sa kanya. Hindi maiwasang bilisan ang tibok ng dibdib si Caitlin. Para bang tumaas ang bawat balahibo niya nang marinig iyon. Walang sali-salitang naglakad na palabas si Joaquin pagkatapos noon. Mahahalata pa rin na seryoso ang lalaki na siyang masdadong nagpakaba kay Caitlin. Ano ba yan? Ano bang problema na Sir Joaquin? Halos palagi naman kami nagkikita dahil ipinagluluto ko siya. Pero patagal ng patagal eh. Ay mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa isip-isip niya, saka napatingin sa salamin. Oh my God! Bakit naman ganon? Masyadong gwapo si Sir para sa isang marupok na tulad ko. Sambit niya pa sa isipan. Kinahaponan ay sabay nga silang umuwi ni Joaquin.
dinaanan siya nito sa dulong hallway ng parking lot dahil ayaw niya rin naman na may makakita sa kanilang dalawa. So, how's your day? Tanong ni Joaquin sa kanya. Okay naman, medyo scandalous lang dahil sa, you know. Sagot niya dito. Mahahalata ang pagiging seryoso ni Joaquin. Yeah, I heard about that guy. Well, is it true? Tanong ulit nito sa kanya. Ha? Hindi ha. Kapitbahay ko lang siya, pe. I see. Then that should do it. Napatingin si Caitlin dito. Talaga? Naniniwala ka? Tanong niya dito. Oo naman. Bakit hindi? May tiwala ako sa'yo. Sagot nito sa kanya. Napangiti siya nang wala sa oras. Mabuti naman. Yung iba kasi ayaw nilang maniwala. Legit na wala akong nararamdaman kay Arthur. Yes, may itsura siya and ideal boyfriend. Pero sa ngayon, kaibigan na talaga ang turing ko sa kanya. Sagot niya dito. Good. How about me? Ha? Napalingon si Caitlin sa lalaki. I mean, am I an ideal boyfriend to you? Or maybe an ideal husband? Nakangising tanong nito sa kanya. Hindi naman ipinanganak kahapon si Caitlin para hindi maintindihan ang ibig nitong sabihin. Well, you're an ideal husband for me. Nahihiyang sagot niya dito. Malawak na napangiti si Joaquin sa narinig. Kulang na nga lang ay magtatalon siya dahil sa tuwa. Yeah, only for you, babe. Mahinang sambit nito. Ha? Wala. Natatawa na lang na sagot nito sa kanya. Nagtungo muna sila sa condo unit ni Joaquin upang ipagluto siya nito. Habang nagluluto si Caitlin, ay nagmamasid naman ang lalaki habang umiinom. Caitlin, may nagsabi na ba sa'yo na ang ganda mo? Biglang tanong ng lalaki sa kanya. Po? Napapunot noo si Caitlin nang mapansin na naglalakad ito palapit sa kanya. Wait, lasing ba siya? Nagulat na lamang siya nang ma-corner siya nito sa counter table nito. Inilagay ng lalaki ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya. I'm hungry. Nakangusong sambit ng lalaki sa kanya. Hindi pa ba tapos yan? Tanong pa nito. Mula sa posisyon ni Caitlin ay amoy niya ang alak sa bibig nito. Kain na tayo. Dagdag pa ng lalaki. Wait, hindi pa ako tapos eh. Sagot niya dito, saka tumalikod sa lalaki. Nanatili pa rin si Joaquin sa likuran niya habang nagpapatuloy siya sa pagluluto. Ramdam niya ang hininga nito sa bandang leeg niya. At hindi nga siya nagkamali dahil ipinatong na ng lalaki ang baba nito sa kanyang balikat. Wait, nanonood ako na niluluto mo. Nakangusong sambit nito sa kanya. Napakadatlabi siya dahil sa ipinapakita ng lalaki sa kanya. Hindi niya inaasahan na may ganitong side pala ang lalaki. Bigla na lamang itong yumakap sa kanyang tiyan. Sir Joaquin, anong? Sige, luto ka lang. Gusto ko lang panoorin ginagawa mo. Dagdag pa nito. Hindi na napigilan ni Caitlin ang nararamdaman, ngunit hinayaan na lamang niya ang lalaki. Napaka-pamilyar ng yakap na ito sa kanya at alam niya na gusto niya rin ito. Hanggang sa kumain sila, ay nanatili pa rin ang tingin sa kanya ng lalaki. Lasing ka na ba? Kumain ka na nga dyan, hindi yung panay ka tingin sa akin. Saway niya dito, ngunit mas lalo lamang lumawak ang ngiti sa kanya ng lalaki. Saka ito, napangalumbaba. You look so cute. Nakangiting sambit nito. Umayos ka nga dyan, para kang ewan. Saway niya pa dito, ngunit natawa na lang ulit ang lalaki. Sa loob-loob ni Joaquin ay sobrang tuwa niya. Pakiramdam niya ay bumalik na ang dati niyang asawa. Pagkatapos noon ay umuwi na rin sila at inhatid na rin siya ng lalaki sa harap ng apartment. Sa kabilang banda naman ay sunod-sunod na pagtunog ng phone ang narinig ni Arthur. Hello? Meet me downstairs. Mapapansin ang malamig at maotoridad na boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes, sir. Sagot ni Arthur dito
saka naglakad pababa. Malayo pa lamang ay naabutan na niya ang lalaki na seryosong nakatingin sa kanya. "What do you think you're doing?" Matigas sa tanong nito sa kanya. Inaasahan na niya ang malakas na suntok sa kanya ni Joaquin nang makalapit ito. "I told you to watch my wife. I can't remember that I told you to touch her." Galit na sigaw nito sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit alam ni Arthur na wala siyang pag-asa sa babae. Asawa ito ng boss niya at kailangan niya lang namang magkunwaring kapitbahay nito upang mabantayan siya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nahulog ang loob niya sa babae. "Fuck! From now on, you're dismissed from this job." Galit na sigaw ni Joaquin, saka agad na tumalikod. Mapait na lamang na napangiti ang lalaki, saka dahan-dahan tumayo. "Well, I guess this is much better. Mas lalo na ako mahuhulog sa kanya kapag malapit ako kay Caitlin." Sa isip-isip niya, halos isang linggo na ang nakakalipas simula nang mawala ng parang gula si Arthur. Napasimangot tuloy si Caitlin nang mapadaan sa kwarto nito. "Kamusta na kayang lokong yun?" Sa isip-isip niya, saka nagpatuloy na sa paglalakad. Pagdating niya sa silid niya, ay napahiga siya agad sa kama. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa sobrang lakas ng tibok nito. "What should I do?" Sa isip-isip niya. Simula noong ipagluto niya ang lalaki, ay halos araw-araw na itong nagpaparamdam sa kanya. Nagiging malapit siya dito dahil nagiging palabiro ito sa kanya. Kung minsan pa nga ay inaasar siya nito na baka sakaling pagbigyan niya itong manligaw sa kanya. "Bakit naman kasi ganun mag-joke si Joaquin eh? Hindi ko tuloy may iwasang umasa. Kakainis?" Asar na sambit niya sa sarili, saka nagpagulong-gulong sa kama niya. Sandali siyang napahinto nang biglang isang ideya ang pumasok sa isip niya. What if ligawan na niya ako ng seryoso? Tapos igakasal kami? Tapos si mama, makikita ko na nakangiti sa amin na bumabati. Tapos si Joaquin yung naghihintay sa akin sa altar. Agad siyang napahinto ng maramdaman ng pananakit ng kanyang ulo. "Oh fuck!" Sambit niya nang muli na namang manakit ito. Agad siyang tumakbo papunta sa cabinet niya upang kunin ang gamot. "Aray!" Sigaw niya nang maramdaman ang mahapdi na sakit sa ulo na animoy binibiyak ito. Nabitawan niya ang gamot na hawak at nanatili na lamang sa sahig habang nakahawak sa ulo. Kasalukuyang nasa meeting si Joaquin nang biglang lumapit ang isa sa mga tauhan niya. "Sir, nasa ospital daw po ngayon si Ma'am Caitlin. Natagpuan po siya na walang malay sa apartment niya." Mahingi ng bulong nito sa kanya. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. "What hospital is she right now?" Agad na tanong niya dito, saka napatayo. "Sa St. Paul's Medical Hospital, sir. Nakaready na rin ang kotse sa baba." Sagot nito sa kanya. Napatingin naman ang mga kamiting ni Joaquin sa kanya. Nagtataka kung bakit bigla itong tumayo sa gitna ng presentation. "I'm sorry people. I just need to do something. It's an emergency. Fatima, please proceed. Just inform me about the details later." Utos niya sa sekretarya na ito muna ang manguna sa meeting na iyon. Agad namang tumango ang babae, saka naglakad na palabas si Joaquin. Habang nasa biyahe ay panay ang tawag ni Joaquin sa mami nito ngunit wala ni isang tawag ang sinugot nito. "Shit, ano bang nangyayari sa kanya? Pwede ba kabilisan ng konti?" Tanong niya sa driver niya. Agad namang tumalima ang driver at ilang saglit lang ay agad na silang nakarating sa ospital na iyon. "Where's my wife?" Agad na tanong niya sa mga ito at nagmamadaling tumakbo sa kwarto nito. Ngunit papunta pa lamang siya sa pintuan ay hinarangan na agad siya ng kanyang ina. "Anak, calm down. Hindi ka pa pwede pumasok sa loob." Sambit nito sa kanya. Napansin naman agad ni Joaquin ang mga magulang ni Caitlin kaya agad siyang yumuko bilang paggaling sa mga ito. "Tita, tito, pasensyon po." Paumanhin niya sa mga ito. "Iho, naiintindihan ka namin. Pero kumalma ka. Nasa loob pa ang mga doktor at mukhang ine-examine pa si Caitlin.
sambit ng ina nito. Napaupo si Joaquin habang pilit na pinapakalma ang sarili. Wala siyang alam sa kung ano ang nangyayari. First time niya na lang ulit magtungo sa ospital simula noong maaksidente ito at mawala ng alaala. Para sa kanya ay parabang nakakatroma na ang lugar na ito dahil wala itong idinulot na maganda sa kanya, kundi ang alaala lamang ng sakit noong nawala ng memorya ang kanyang asawa. Napayuko siya habang hinihintay ang resulta at ilang sandali lamang ay lumabas na rin ng doktor. Dok, kamusta na pong anak ko? Agad na tanong ng ina ni Caitlin. Sa ngayon ay stable na ang kalagayan ni Caitlin. Sa katunayan ay nitong mga nakaraang araw ay nagpa-check up rin siya sa amin dahil sa sumasakit raw ang ulo niya. Kaya naman, naresetahan namin siya ng gamot. Nakatulong naman ito ngunit inaasahan na namin ang nangyayaring ito. Natitrigger na ang alaala niya kay Joaquin. Sambit ng doktor. Agad namang napatayo ang lalaki. Naaalala na po ba niya ako, Dok? Tanong niya dito. Napangiti ang doktor. May mga faint memory siya sa inyo base sa diagnosis namin sa kanya, pero hindi ko masisiguro na naaalala ka na niya ng tuluyan. Napatango ang lalaki. Naiintindihan niya at aminado siya na kasalanan niya kung bakit nangyayari ito. Nito mga nakarang araw kasi ay panay ang lapit niya dito. Hindi na niya naalantana pa ang kalagayan nito. Napasalampak siya pabalik sa upuan. Hinaplos naman ng ama ni Caitlin ang likuran niya. Huwag kang mawala ng pag-asa, iho. Hindi mo ito kasalanan at inaasahan na rin naman natin na mangyayari ito. Pagpapalubag loob ng lalaki sa kanya. Niyakap siya nito na animoy isang tunay na anak. Makalipas ng ilang araw ay hindi magawang makapag-focus ni Joaquin sa trabaho. Kaliwat kanan pa naman ang mga meetings niya. Ngunit karamihan sa mga ito ay ipinapasalo niya sa kanyang sekretarya. Good evening, sir. Bati sa kanya ng front desk nang dumalaw siya muli sa ospital. Nang makapasok na siya sa room ni Caitlin, ay naabutan niya ang ina na nakayuko sa tabi ng anak. Mama, ako na po muna ang magbabantay kay Caitlin. Magpahinga na po muna kayo. Sambit niya dito. Pero hindi ba't galing ka sa trabaho mo? Kaya ko na to, iho. Sambit ng hinang. Hindi ho. Kaya ko pa po. At saka tuwing gabi na nga lang ako nakakapunta dito eh. Ako na po muna magbabantay sa kanya. Nakangiting sambit niya dito. Sa huli ay wala nang nagawa pa ang ginang kung hindi ang sumunod sa kanya. Naupo naman si Joaquin sa tabi ng babae at hinawakan ang kamay nito. Pinagmamasdan niya ang payapa nitong mukha habang natutulog. Namimiss na talaga niya ang asawa. Sa puntong hindi niya na namalayan na masyado na pala siyang naging agresibo dito nitong mga nakaraang araw. Hinawakan niya ang kamay nito at bahagyang hinalikan ang likuran ng palad. Han, maaalala po ba ako? Kasi kung hindi, magpapakilala na lang ulit ako sa'yo. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Maramdamin niyang sambit kasabay ng paghalik sa kamay nito. Ilang saglit lang ay naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kamay nito. Caitlin? Gulat na sambit niya nang makitang gising na ang babae. Itong unang beses na nakita niyang gising ang babae simula nang dali nito sa ospital. Palagi kasi itong sumusumpong ng sakit ng ulo, kaya naman ni hindi niya magawang makalapit dahil mas lalala lamang ang nararamdaman nito. Wait, you should not look at me. Agad na sabi ni Joaquin sa takot na baka sumakit muli ang ulo nito kapag nakita siya. Ngunit nagulat siya nang biglang hawakan ni Caitlin ang pisngi niya. Sir Joaquin? Tawag nito sa kanya. Agad na bumaba ang balikat niya. Akala pa naman ni Joaquin ay naaalala na siya nito. Ako nga. Sagot niya. Napangiti lamang ang babae, saka umayos ng upo. Ayos ka lang ba? Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Tatawag ako ng nurse. Akma na sanang tatakbo palabas si Joaquin nang pigilan ni Caitlin ang kamay nito. No, I'm okay. Sambit ng dalaga. Hindi naman alam ng lalaki kung ano ang magiging reaksyon.
You don't look like you're doing good. Sagot ng lalaki sa kanya. Napangiti lang ang babae. Sir Joaquin, can you be honest with me? Sino ka ba talaga sa buhay ko? Alam ko ang dahilan kung bakit ako bumalik sa probinsya. Dahil sa sakit ko. Naaalala ko na ngayon ang tungkol sa aksidente at maliban doon ay yung isang lalaki na umiiyak sa tabi ko ng mga oras na yon. Nakayukong sambit ng babae. Caitlin. Tawag nito sa babae. Nag-aalala siya na baka pinipilit ng babae ang sarili na maalala ang nakaraan. I keep on saying your name in my dreams. Ay mga naaalala rin ako from the past tungkol sa'yo. But aside from that, I can't really remember what we are. I feel so dumb. Pakiramdam ko sinasaktan kita ngayon dahil hindi ko alam kung ano ba talaga tayo at... No. It's okay, Caitlin. I know you won't remember me that easily, but I'm willing to wait. Putol niya sinabi nito at agad na niyakap ang babae. Napaluha naman si Caitlin habang nakahilig ang katawan sa lalaki. But you're already waiting for me for years and I know. You don't need to remember everything. As long as you know I'm someone special in your heart. Tapat na yun. Mahal kita, Caitlin. And maybe right now, you're still puzzled. I will do my best to make new memories with you. So please, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ayaw ko na nakikita kang nasasaktan. Malambing na boses ni Joaquin. Sa katunayan, ay sobrang saya niya ng gabing iyon. Kahit papaano ay naalala na siya ng babae. At para sa kanya, sapat na ang katotohanan iyon. Masaya na siya. Ngunit alam niya sa sarili na marami pa siyang kailangan gawin. Sa pagdaan ng bawat araw, ay mas pinaramdam ni Joaquin na mahal niya ang asawa. Ihatid na kita bukas sa trabaho ha. Sambit ng lalaki sa kanya. Ha? Kaya ko naman pumasok ng isa? Hindi naman to first day of school, no? Tanggi niya sa lalaki. Napanguso tuloy si Joaquin. E ayon bang ako ang unang makikita mo sa umaga? Tsaka okay din yun. Gusto ko na ako mag-aatid sa baby ko sa first day of classes. Napailing na lamang ang babae sa kakornihan ng lalaki. Ewan ko sa'yo. Sige na, magpapahinga na ako. Paalam niya dito at akma na sanang aalis. Ngunit agad siyang hinila nito sa baywang. Sabi ko naman sa'yo doon ko na si unit ko matulog eh. Doon din naman tayo natutulog dati. Nang magkatabi. Napahagikik pa ito bago ipinatong ang ulo sa balikat niya. Tigilan mo ako, Joaquin. Wala akong maalala na natulog katabi mo. Suway niya dito habang pilit na inaalis ang kamay nito sa bewang niya. Nakakakiliti kasi ang paraan ng paghawak nito. Weh, walang naalala o ayaw mong maalala. Napairat naman si Caitlin dito. Ewan ko sa'yo. Natatawang saad ni Caitlin sa kapilit na inilalayo ang mukha nito sa kanya. Kung di mo maalala, pwede ko naman ipaalala sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawa tayo ng bagong memories. Bulong pa nito sa kanya. Sa puntong ito ay hindi na nakayanan ni Caitlin ang kalandian ng lalaki at agad na niya itong itinakwil. Hay naku, umuwi ka na. Maaga pa ako bukas eh, di ba? Sige na po, Sir Joaquin. Pangaasar niya dito. Natuwa siya ng mapanguso ito. Ayaw kasi ng lalaki na tinatawag siya noon. Pakiramdam kasi nito ay hindi pa rin siya nito naaalala. Sa halip na matawa, ay hinalikan na lamang ni Joaquin ang noong niya. Sige na, Han. Magpapaalam na ako habang naaalala mo pa ako. Good night, love. Sambit nito, saka hinalikan ng noong niya. Natawa naman siya bago nagpaalam na rin. Nang makapasok sa kanyang kwarto, ay napahiga si Caitlin sa kama. Grabe, nakakapagod itong mga nakaraang araw. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maiwasang magulat. Sino bang mag-aakala na asawa ko pala talaga ang lalaking yun? Ano kayang gayuma na ginamit ko noon kaya pinakasalan niya ako? Natatawang tanong niya sa sarili habang yakap ang unan at pagulong-gulong sa kama. Dumaan na nga ang maraming araw, linggo at buwan ay opisyal na nilang ipinahayag sa lahat ang kanilang relasyon. Laking gulat naman ng mga katrabaho ni Caitlin dahil hindi nila inaakala na may amnesia pala ito
at ito rin ang asawa ng kanilang CEO. Naiintindihan naman ito ni Caitlin. Kahit naman sino ay walang mag-aakala na asawa niya ang kanyang boss. At maski siya ay hindi ito inaasahan. Ang dating akala niya ay paghanga lamang sa lalaki na unti-unting lumaki ay siyang naging dahilan para maalala niya muli ang asawa. Hon. Hmm? Sagot niya habang nakayakap sa likuran niya si Joaquin. Kasalukuyan siyang nagluluto ng dinner nila. Habang ang lalaki naman ay panay ang panggugulo sa kanya. What if magpakasal tayo ulit? Tanong nito sa kanya. Ha? Huh? Bakit naman? Eh, hindi naman tayo nagkanala. Nakalimot lang ako saglit pero mag-asawa pa rin tayo. Sagot naman niya dito. Hindi eh. Feeling ko nagbago ka na. Hindi na ikaw ang dati kong asawa. Napakunot noo siya bago humarap kay Joaquin. Anong nagbago na? Taas ang kilay na tanong niya dito. Kasi mas lalo kang gumanda. Mas sumeksi ka. Tingnan mo, ang liit ng tiyan mo. Ang sarap to lagyan ng laman. Sagot nito habang nakatingin at hinahawakan ng tiyan niya. Napatawa naman si Caitlin dito. Ewan ko sa'yo. Tigilan mo nga ako. Nagluluto pa ako dito. Sagot naman ang dalaga. Ngunit mas lalo lamang humigpit ang yakap ng lalaki sa kanya. Bakit ba? Totoo naman eh. Lagyan na kaya natin ng lamantuhan. Para naman may baby na rin tayo. Panlalandipan ito sa babae. Doon ka na nga. Mamaya dadating na sina mama. Suway niya sa asawa. Natawa na lang tuloy ito sa kanya bago bumalik sa mesa. Marahil ay naging mahira para kay Joaquin ang lahat. Ngunit nagpapasalamat siya nito dahil hindi siya nito sinukuan. Nagawa pa nitong maglagay ng mga bodyguards sa kanya. At maski si Arthur na naging kalapit niya, ay napag-alaman niyang tauhan pala ng asawa. Sino bang mag-aakala na ganito pala magmahal ang isang Charles Joaquin? Isang tunay na pag-ibig. Pag-ibig na hindi nalilimitahan ng tanging alaala. Dahil para dito, ang pag-ibig ay ang pagmahal na hinding-hindi makakalimutan ng pusong umiibig. Wakas. Shoutout nga po pala kina Doris from Japan, Casey, OFW from Qatar, Zenny Viloria from Geneva, Switzerland, Milenia Frondoso, at Jana Labid from Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.